Hello mga ka-hunter, once again, this is Baby Hunter 16. Ayan, ako'y meron na namang sasabihin sa inyo. Ayan, mga bagong tips. Bagong tips talaga sa mga baguhan, pero sa mga datihan, syempre, luma na ito. Pero kailangan nyo pa rin makinig, mga parikoy, kasi baka meron kayong nakaligtaan, baka hindi mapataw nagagawa sa iyong kapareha, malay mo, masisiyan siya sa ituturo ko ngayong araw na ito. Ayan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ayan, huwag niyong kalimutang i-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos ko, of course. At sa mga hindi pa nakasubscribe din sa Lonely Sniper 16, baka naman mga parikoy at marikoy, sulyapan nyo na ang Lonely Sniper 16. Siyempre sa mga hindi pa nakafollow sa aking Facebook page, Lonely Sniper 16 din po. At pwede kayong mag-comment doon at mag-suggest kung ano yung mga gusto nyong i-vlogs natin. At baka sakaling kaya kong i-vlog at mabigyan ko ng tips ang mga gusto nyong katanungan, ang mga katanungan nyo. Okay, so ating umpisa na mga parikoy. Disclaimer muna tayo, bawal po rito ang pabebe. Of course, bawal din dito ang makikitid ang utak. Siyempre, kailangan ko rito ang ang bukas, ang kaisipan. No? Siyempre, kasi medyo may pagka bastos yung aking bastos talaga eh. Pero hindi naman ganoon kabastos. Ibig kong sabihin eh, merong namang aral. Oo. Marami naman kasing hindi nakakaalam sa mga ganitong usapin. So, kaya nga maraming nagtatanong at maraming nagsasuggest sa mga vlogs natin ng mga open-minded. So, ating sasagutin mga parikoy. Ayan. So, ang sabi nila sa akin na Baby Hunter 16, ano-ano nga ba yung mga posisyon na dapat gawin para naman maiba, hindi yung puro patong na lang. O, diba? Sabi ko sa inyo eh, kahit siya ay marunong eh, pero meron pa rin siyang hindi alam. Okay, ito ngayon ang sasabihin ko sa iyo, pare ko eh. Kung puro patong lang ang alam mo, eh malamang, eh babasahan ka ng dyaryo ang kapareha mo. Ang kulit ko, no? Pero yun ang totoo, pare ko eh. Dahil kung ako ang pinatungan, pag gano'n ang estilo, naku, pare ko, tutulugan kita. Oo. Joke lang. Ayan. Joke lang yung pare ko. Huwag kang ano dyan. Siyempre, unang-una pare ko, siyempre, kailangan mo nga lambing-lambingin muna ang iyong kapareha, si Marikoy, para naman maganahan. Kailangan lambing. Lambing, halik, ganun. Himas. Diba? Yung mga ganung bagay ay medyo nakakadagdag ng pagka yung katawan ng isang tao eh. Kahit sino naman ikaw, minsan diba hinahaplos-haplos ka ng asawa mo, eh biglang nagigising si Haring Solomon. Diba pare ko ay? Dapat ganun din ang gawin mo. Hindi yung kapag tumabi ka sa kama sa kanya eh, bigla mo na lang aalisin at bigla mo na lang itutusok si Haring Solomon. Aba naman, baka tulog pa si Cookie, eh ginising mong bigla. Bale, kahit sino ba namang tulog, tapos bigla mong gigisingin, abay magagalit. Diba? Kaya minsan itinutulak ka ni Mrs. Kasi nga, bigla mo na lang siyang tinusok ng walang paalam. Okay, ito pare ko, unang-una, syempre yun ang sinabi ko. Dapat marunong kang humimay talaga, no? Kailangan lambingin muna at kailangan kang marunong ka dapat sumipsip. Ganon. Kailangan mong gamitin ang iyong mga dila. Siyempre, ang iyong mga mata. Importante ang mga mata, pare ko eh. Kailangan na nakikipag eye to eye ka sa kapareha mo kasi doon mo mararamdaman na talagang L na L siya sa'yo. Oo. Maniwala kayo sa akin mga parikoy at marikoy, kapag nakikipag-duwa kayo ng mga jowa nyo, yung mga lovers nyo, kailangan eye to eye kayo mga parikoy kasi napaka-importante yun.
Minsan kasi nababasa nyo sa mata ng isang tao. Kaya sabi ng kanta, sa mata makikita ang aking damdamin. O diba? Ganun ang ibig kong sabihin. Kailangan may eye-to-eye contact kayo para malaman nyo kung ano nga ba ang nararamdaman ng bawat isa sa inyo. Kung gusto niya bang magpatusok na or kailangan mo bang laruin pa siya. Ganon. So, unang-una pa rin ko, yun ang sinabi ko, makipaglaro ka, lambingin mo. Pangalawa, dapat marunong kang sumipsip. Pangatlo, dapat marunong kang dumila. Pang-apat, kailangan marunong kang humimas. Pang-lima, kailangan marunong kang bumuhat. Siyempre, kailangan may mga style na buhatin mo siya. Di kaya medyo padapain mo siya, 'di ba? May mga position din na kailangan mong ibuka. Oo, yung mga ganun, oo. Tapos meron din mga position na kailangan mong dahan-dahaning kamayin, oo, para hindi mapanis. Ah! Dapat marunong kang kumamay, pare ko. Ay, alam mo yung medyo soft. Ay, nako naman. Pero dapat bago mo gawin yun, pare ko, ay maghugas muna ng kamay. Ha? Bago maghawak ng cookie, bago kumain ng cookie, maghugas ng kamay, mag-toothbrush. Siyempre, baka bagong kain ka ng bagoong ng may alamang. Diba, pare ko, isa, kailangan pa rin talaga ang hygiene. Inuulit-ulit ko yan. Hygiene is very important pagdating sa bakbakan. Ayun, dapat marunong kang kumain ng cookie. Importanteng-importante yun, pare ko. Huwag puro tusok, naiintindihan mo. Maraming posisyon, may patayo, may paupo, may patalikod, may pasabit, yung mga ganyan, di ba? Maraming posisyon na pwede mong gawin. So, kung gusto mo namang i-demo ko sa'yo, pare ko, eh pwedeng-pwede naman next time. Pag gusto mong ipademo sa akin yung mga posisyon na sinasabi ko, eh mag-comment ka lang sa aking Facebook page. I-follow mo na rin ang Facebook page ko, Lonely Sniper 16, gaya nga ng sinabi ko. Para kung gusto nyo ipademo, i-demo ko para sa'yo. Okay, so ang pinaka-the best dyan, pare ko, ya, huwag puro tusok, kailangan mong kumain. Hindi ba? Di, parang alam mo yung ano, ang tawag dito, yung pag bumili ka, minsan may mga taong ganun eh, pag bumili ka ng mga prutas, minsan nagagalit yung ali kasi pinipindot-pindot mo yung saging. Di ba? Pipindot-pindot ka ng saging, tapos hindi ka naman bibili. Parang ganun, di ba? Ayun, kailangan mong himas-himasin lang, titignan mo lang muna, tititigan mo muna, makikita mo naman sa itsura eh, kung masarap ba siya o hindi. Huwag mong pindutin muna, huwag mong tusokin muna. Kailangan mong titigan. Kasi makikita mo nga yun, sa balat pa lang makikita mo, di ba? Ganon ang ibig kong sabihin, pare ko. Kailangan mong titigan, kailangan mong tila. Kailangan mo ako. Ayun, yun pare ko, ha? So, maraming salamat sa iyong katanungan. Ayan, huwag puro tusok. Gawin mo maraming posisyon na pwedeng gawin kay Esme, kay Jowa Boss. Kailangan mong gawin ang mga yon para masaya. Para matuwa si Esme sa'yo. Malay mo, pagkatapos nyo, eh, bibilhan ka ng sasakyan. Diba, bongga? So, yun lang. Once again, huwag kalimutang i-subscribe syempre ang aking channel at pindutin ang bell para lagi kayong ma-notify sa mga videos ko. Okay guys, ayan, and I love you all. God bless.